Isang araw, araw ng Sabado, biglang may dumagan sa aking dibdib. Yun po pala ay heart attack na yun. Dinala po ako sa heart center. Habang ako'y inooperahan, sabi ng mga doktor sa aking asawa, "I'm sorry, Mrs. Pestaño, but according to his vital signs, the chance of your husband's survival is just 1%. Ako po ay isang dating Katoliko at naglingkod ako sa simbahan bilang lay minister at naging member rin po ako ng Knights of Columbus at member rin po kami ng Couples for Christ. Minsan, nakausap ko yung aming kura paroko. Binanggit ko sa kanya, "Father, nagbabasa na po ako palagi ng Biblia." Nakapagtataka naman kasi ang sinabi sa akin ng pare, "Naku! Huwag ka na magbasa ng Biblia, iho. Marami ka lang matututunan dyan." Nagkaroon po ako ng pagdududa sa aking sarili. Bakit sinabi sa akin ng pari iyon? Buhat po noon, ako po nag-isip na hanggang sa natutunan ko na nga po na mapanood ang hindi kapatid na Eli sa Channel 12. Yun po yung RPN9 Baguio. Mga 1990 po iyon. At nakapanood din po kami ng aking misis. Doon po nagkaroon ng liwanag ang aking kaisipan. Pagkagabi, nanonood ako kay kapatid ni Eli, ay nadinig ko na magkakaroon ng doktrina. December 17 natapos, December 18 naman ako nung nabautismuhan, alas 4, Jis ng hapon. At nung ako naman na po ay nandito sa loob ng iglesia, marami po akong nakitang pagliligtas ng Panginoon eh. Papunta po kami ng Isabela. Palibasa, madaling araw po kami aalis. Bibiyahe pa kami ng malayo. Pasigsag-sigsag yung papunta ng Isabela na out of way po siya. Babangga tayo! Malalaglag na lang po kami sa bangin. Hindi naman namin inaasahan, yung palang kalalaglagan namin bangin, mayroong tumpok ng bato. Siyempre una, sasabihin mo, "Salamat po sa Diyos." Hindi naman namin alam na kami malalaglag na ron, natama pa kami dun sa tumpok ng bato. Na yun ang palang bato na yun, meron lang truck na nasira nung hapon na yun, nun lang idinam. At ang higit po sa lahat, mga kapatid. Isang araw, araw ng Sabado, biglang may dumagan sa akin dibdib. Yun po pala ay heart attack na yun. Dinala po ako sa heart center. Habang ako'y inooperahan, sabi ng mga doktor sa aking asawa, "I'm sorry, Mrs. Pestaño, but according to his vital signs, the chance of your husband's survival is just 1%. Pero awa pa rin ng Diyos, nabuhay ako eh. Sabi ko nga sa asawa ko, pasalamat tayo sa Diyos kasi ang sabi ng doktor may 1% pa. At ang pinakahuli po, doon po ako naging critical, nagka-COVID po ako noon. Nung ako'y nasa ospital na, ang oxygen level ko 40 na lang sa loob ng 37 araw ko sa ospital at ang tsansa ng nabubuhay pagka nai-intubate 3% lang. Siyempre, pasalamat pa rin sa Diyos kasi may 3% na naman eh. Nung una, 1% lang. Ngayon, 3%. Mataas ang tsansa. Nung panahong ako po ay may karamdaman at nasa ospital, ang aking pamangkin po ay humiling siya sa Diyos. "Panginoon, nakikiusap po ko sa iyo.
Maawa ka kay Tito. Pagalingin mo po siya. Nangangako po ko na magpapabautismo na ako. Sa awat tulong ng Diyos, tinupad naman ng pamangking ko yun. Naanib siya at sa ngayon, masigla naman siyang naglilingkod. Siya po ay isang nurse nasa London. Kaya, masalamat ako sa Diyos dahil yung aking pagkakasakit, may kaluluwang iniligtas. Salamat sa Diyos kasi sa panahon na ito hanggang sa ngayon ay kasakasama kong naglilingkod ang aking buong sambahayan. Ako po si kapatid na Henry Pestaño at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.